Warriors at Grizzlies mga idol, yan nga ang tapatan sa ating second round matapos na manalo ng Memphis ngayong araw against sa Minnesota Timberwolves. Sa panguna ngayon mga idol, neto ni Desmond Bane with 23 points, Ja Morant with 17 points and 11 assists, Dillon Brooks meron namang 23 points. Pinakita nga mga idol ng batang Grizzlies team na ito ang kanilang playoff experience. Meron silang composure mga idol. Kalmado nga lang sila mga idol kahit ang Timberwolves ay lumamang na ng double digit sa laban ngang ito. Dinahan-dahan nga mga idol neto nila Ja Morant ang team ng Timberwolves at the end sila pa ang nanalo 114-106. Sa Timberwolves ang nanguna ay ang kanilang batang player na si Anthony Edwards. 40 minutes ang kanyang nilaro. Nagtala nga siya ng 30 points. Kaso hindi nga yan naging sapat mga idol. At makikita rin natin na itong si Ja Morant ay parang kinocomfort nga itong si Anthony Edwards nang patapos na ang laban. So talagang very exciting nga ang ating second round matchup, Grizzlies versus Warriors. At sigurado gusto ng Warriors na makagante matapos ngang itong Memphis team na ito ay ilaglag sila last year sa play-in tournament. At sa ating next balita nga mga idol, itong ang team ng Los Angeles Lakers ay nag-umpisa ng mag-interview ng mga coaches. Sa panguna nga mga idol ay i-interview nila ang Milwaukee Bucks assistant coach na si Darvin Ham. Balita nga ang humingi na ng permiso mga idol ang team ng Lakers sa team ng Milwaukee Bucks. At alam nyo ba mga idol, etong si Darvin Ham ay naging assistant coach na rin ng Lakers noong taong 2011 to 2013. Ibig sabihin mga idol, isa nga siya sa mga coaches ni Kobe Bryant. Kaya nga't itong si Rob Pelinka ay interesado sa kanya mga idol. Madaming experience ito mga idol, lalo na nanalo nga sila ng championship nakaraang season. At ito ngang si Kyle Kuzma mga idol ay approve dito kay Darvin Ham bilang maging head coach ng Lakers. Kayo ba mga idol, gusto nyo itong si Darvin Ham na assistant coach ng Bucks na maging next head coach nila? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita na nga ay pag-uusapan natin ang hindi magandang balita para sa team ng Philadelphia 76ers. Out indefinitely ang kanilang superstar na si Joel Embiid matapos niya na magkaroon ng mild concussion sa kanyang muka at orbital fracture. Matapos nga yan na masiko siya mga idol sa laban nga nila, Game 6 laban sa Raptors. At kung talagang mawala nga si Embiid mga idol para nga sa Sixers ng medyo matagal-tagal, ay delikado ang Sixers sa team ng Miami Heat. Pero nga mga idol, tinatanong ng mga Sixers fans, bakit kasi naglalaro pa si Embiid late sa laban na ito? Meron nga silang 29-point lead, 4 minutes na lamang ang natitira, pero bakit naglalaro pa siya? Yan nga ang mga concern at mga tanong ng mga Sixers fans dito sa coaches ng Philadelphia 76ers. At yan ang nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong pananood. Bye!